Good morning, Bayang Karista. Nandito na naman po ako si Kid, ang bata, para magbigay po ng giya. Ngayong araw po ng Friday, ano? Sa Santa Ana pa rin po tayo, meron po tayong 7 races. Nangyari kanina, may dehado, na-upset po si Case the Gold. Hindi maganda po yung salida, naiwan, napakalayo. Nung umabol, wala na rin. Although dumating siya ng mga 4th or 5th, parang napaka-disappointing run naman yung ginawa niya. Dahil napaganda po talaga ng tempo niya. Saka bago siya mag-pandemic, nasugundo po siya sa mainam na kabayo. Although magaling din po yung nanalo dahil napakalayo naman. So yun po yung isa sa mga pinakadiyado. Pangalawa, si Happy Man na third choice doon sa mababang grupo. Alam naman natin na pag mababang grupo, anything can happen. So yun nga, yun lang yung mga nakapagpadihado ngayong araw ng Webes. Yung araw ng Webes, so magbigay pa ng 3,400 sa winner take all. So Bayang Karista, pakisupport po natin yung Santa Ana Park. Maganda po yung MOTB nila, napakadali po mag-load, para masama rin po tayo sa pag-enjoy po ng karera dito sa Santa Ana. Napakalit po ng winner take all na 984,000, hindi po umabot ng 1,000,000. So tulungan po natin sila at suportahan. So dito, ito na po yung mga 64 OTBs or 65 OTBs po na open para sa araw po ng karera ng Santa Ana. Tignan nyo na lang po yung mga nakalagay po dito. Nandito na po yung mga pangalan po ng OTB at saka yung mga address po na pwede po nating malapit kung pwede po matingnan kung malapit po sa inyong residential area or sa office. So ito na po, bisahan ko na po yung aking giga ngayong araw ng Friday, no? Meron ulit tayong 7 races. 4:30 PM na naman po tayo mag-start ng ating karera. So race number 1, meron po tayong 7 runners po dito, rating base class 4, 28 to 33. Ang lahat po ng distansya natin is 1,300 meters. So makikita nyo naman na kung napanood nyo naman po yung karera kanina, nung Thursday kagabi, medyo maalikabok ang ano, so medyo malalim ng konti. So dito sa race number 1, number 7, Cold Digger, siya po yung first choice ko, sasakyan ni Jackie J.L. Ramos, ang apprentice Jackie. May nakita po ang sayo, napakaganda po. Sa tingin ko, mananalo po dito to. Proteksyon ko na lang, number 3, Bowties and Charms, sasakyan ni Jackie R. Madonna, na sanay na dito sa grupo na to, saka santaan ng kabayo talaga. Di pa tayo sa race number 2, Bayang Katrisa, pick 6, covers races 2 to 7. Meron po tayong 6 races po, ano? Pero kung rating base class 5, tapos 5 split group, ito po, pinakamababang grupo po para sa rating base. First choice ko, number 3, Car Lord, sasakyan ni Jackie Ian M. Bufete. Yan, tayag niya yan. May info po ako talaga dyan na labas po yan. So, tapunan niya po yan. Number 3, Car Lord. Second choice ko, number 6 na rin, Legionnaire, sasakyan ni Dudong Villegas. Ito, nakaraan, inabot lang to eh. Segundo lang to dumating sa rating weeks 5 din. So, dito sa race number 2, Charlotte ako, saka ni Jackie Ian A.M. Bufete, at saka yung number 6, Legionnaire, na maganda naman po yung tinakbo bago po mag-pandemic. At medyo bumaba na rin sa laban sa tingin ko. So, yun, lipat na po tayo sa race number 3, Bayang Karista. Umpisa po ng pick 5, covers races 3 to 7. Meron po tayong 7 runners po dito. Ang first case ko, number 5, Big Big Brown. Yan, sasakyan ni Jackie R. C. Susan, no? Yung apprentice Jackie of the year po natin. Gamay niya po ito. So, yan po yung napipisit kong first choice. Ang second case ko, number 7, number 6, Happy Kid. Dahil nanalo na si Happy Man kanina, si Happy Kid yung panigundo ko po rito. Ito pong kabayan na to, bumaba po ng grupo sa rating base. Tapos siguro, pwede po siyang isunod itong kabayan na to, kaya at pwede rin iuna, kaya napaka-flexible. Kaya dito sa race number 3, dito po ako, number 5, Big Big Brown. Second choice ko, number 6,
happy kid para sa race number 3. Ipata po tayo sa race number 4, Bayang kay Rista. Pick 4 po, races 4 to 7. Meron po tayong 7 runners. Rating base class 4, 16 to 21. Yan. First case ko, number 7, Bonifacio. Sa saka ni Jericho Serrano. Yan, medyo may kainaman po yung last 2 runs niya, no, before pandemic, before lockdown. So, yan po yung napipisit kong first case. Saka nakikita ko naman po, may mga ensayo pong magaganda to. In number 7, Bonifacio. Second choice ko, number 3, Batang Bangkal. Sasakin din ulit ni RC Susan, no? Ito namang kabahin na to, napaka grabe ko rin yung mati. Matindi po yung finishing kick nito. So, kaya dito sa race number 4, Bonifacio, na isang dibandera yung napili ko. First choice, tapos number 3, Batang Bangkal, na isang diremate. Kaya dyan ako, Bonifacio, Batang Bangkal. Lipat na po tayo sa race number 5, Bayang Karirista. Ang race number 5 natin, pinakomplating base class 4, 22 to 27. Meron lang po tayong 6 na kalahok po dito, no? First case ko, yung dibandera. Sa tingin ko, walang mauuna na po at napakaswerte po ng hinete. Number 1, believe me, masaka ni Jackie G.V. Mora. Alam naman si Jackie G.V. Mora na last time sa Malbar, naka-5 panalo po siya in 2 days racing, ano. Kaya sa tingin ko, punong-puno ng confident tong batang to. Kaya sa tingin ko, ito yung first case ko, believe me, siya yung bandera. Second case ko, number 5, Kapangyarihan. Mainam din po yung tinapon niya before lockdown. Derimati naman po ito. Kaya dito sa race number 5, yan lang ang mga pili ko. Number 1, believe me. Tapos second case ko na rin yung sasakyan ni Jackie Daniel Camanyera na si Kapangyarihan number 5. Yan, lipat na po tayo sa penultimate race natin, Bayang Karista. Race number 6, Piracom Rating Base Class 3, 40 to 46, 47 to 53. So merged group to, no? Ng dalawang rating base po natin. Meron po tayong 6 na kalahok po dito. Ang distance po natin is 1,300 meters. First case ko, number 3, Hukbong Dagat, sa sakan Jackie R.M. Madonna. Parang nabababaan po ako dito sa grupo na to. Although diremati siya, pero minsan nakakasunod po agad siya. Mga tercero, kwarto, pesto. Kaya na pong maka-agape kagad. No? Third place or fourth placer, malaki na pong kagad panalo. Second case ko, number 6, Ari Munding Munding. Yan, sasakyan Jackie Ian M. Bupete. May chamba po ito dito. Kaya po siya nakikita kong second choice ko. So, dito sa penultimate race, number 3, Hukbong Dagat. At saka Ari Munding Munding po pili ko. Ipunta po tayo sa last race, Bayang Karista race number 7. Para tingnan po natin, winner take all, pick 6, pick 4, saka pick 5. 1,300 meters, meron po tayong 8 runners po dito. Yan, medyo madami-dami ng konti, ano. First case ko, number 1, 10-10-40, sasakyan ni Jackie J.M. Estorque. Siya po yung dibandera po dito. At tingin ko, makaalagwa lang po at ma-irate lang po ng hinete to. Malaki na po ang panalo. 10-10-40. Yan. Second choice ko, yung parang mababa na rin sa laban, number 5, Classic Example. Masasakyan naman ni Jackie R.M. Adona. Yan. Medyo mababa na rin. Hindi ko alam kung talagang wala na talaga yung pick niya or talagang pababa na yung performance niya. So, dito sa last race po, number 1, 10-10-40, saka number 5, Classic Example. Yan. Shoutout na po tayo sa mga nag-request po, no? Yung mga follower po natin. Yan, si Boss Sir Omeng Del Rosario. Yan, lagi po nakasubaybay po sa Kids Exam po yan sa YouTube po natin. Pa-shoutout Boss Kid dito sa Katuga, Outlaw, Barangay 740, Zone 80. Yan, galing kay Sir Omeng Del Rosario. Galing naman kay Sir Francis Tunido. Yan, shoutout sa mga taga Mejorada at Pilapil Street yan. Mga batang tondo po yan, Sir Francis Tunido. At saka kay Sir Brian De La Cruz. Yan, Sir Kid. Pa-shoutout naman. Efren Malonzo, Diego's OTV, Santa Clara, Santa Maria, Bulacan. Yan, mga taga Bulacan. Maraming salamat po sa pagsubaybay po ng Kids Exam. At good luck po sa pananaya.
Yan, papakita ko naman sa inyo yung mga workout, no, medyo maliit. From May 14 hanggang May 18 na workout po natin dyan sa tatlong pista, Malbar, San Lazaro, at saka Santa Ana. So, kung meron po kayong gustong tignan yung mga workout po, yan, tignan nyo lang po yung YouTube ko. At pinost ko na po yung mga kabayo na nag-workout o nag-ensayo nung May 14 hanggang May 18. Malaking tulong po kasi to dahil nga sa dalawang buwan po na pahinga po sa karera ng mga kabayo. Tignan natin din kung sino po yung laging na-ensayo at maganda yung mga workout. So, sa pagpili po ng mga taya natin, sa mga pili natin, mga kusunada natin, isa po ito sa mga guide natin para po makapili po tayo ng mga mas maayos na mga kabayo na medyo magaganda po yung trangko. Like si Ninong kanina, nakita ko po dito, diyan ko po siya nakita, kaya siya po yung pinampremera ko. Although nalimado na rin po pagdating ng bentahan, at nakita nyo naman po, Huganda po nanalo. At yung mga iba pong mga pinili ko, dito rin po ako tumitingin para po may pasihan po ako doon sa mga kabayong pinipili ko po sa pagpili po ng mga giya. Credit po ito sa Pilracom, ano? Sa Pilracom page makikita rin po natin ito. Maraming salamat po sa Pilracom. At least ngayon may mga ganito na pong mga workout na pinakikita sa through social media, dahil makakatulong po talaga ito sa pagpili po ng ating mga tatayan. At kung may bibigis natin mga rota natin dito, yung mga kabayan na ano, may mga dehado rin dito na walang benta, walang ganong benta, pero maganda po yung franco, at pag nanalo, yun, long shot. Medyo maganda-ganda po ang mga dividendo na ibinibigay po. Yan. So, yan, mga yung karirista, tignan nyo na lang po yung mga pinost ko na po yan. For May 42, May 18, credit to Pilracom po yan. Yan, sa ingat po tayo, may COVID pa po. Huwag tayong pasiguro, health protocol pa rin. Mag-ingat po tayo, stay safe. Maraming salamat po.